Ah, guys, ito po, tanaw po sa amin itong nangyayaring sunog. Mga 350 away from our home, from our place, yung apoy. Bali, ano po ito eh? Pabrika ng plastic. Pupunta po tayo doon sa malapit. So guys, dito sa may lugar doon ng Pandakan, mapapansin niyo na po yung ano, yung mga bombero dito. Ito po yung kalagayan yan dito sa may Piyata Pandakan. So, ito po yung apoy. Yan po. Pabrika po ito ng plastic. So, nandito po tayo malapit sa may PNR Pandakan Station. So, mapapansin niyo po rito, nalaman na po ng alot ng apoy. Yung pabrika ng crates, mga plastic crates, yung San Miguel. Na may mga pagsabog po kayo maririnig. So ito po yung ginagawang flyover na nakabang po sa may nasa dilaw sa Pandakan. So iniisip po nila ngayon paano umabo na to, kasi ang kapaligiran po nito ako eh, bahayan po yan yung banda ron. So yung hangin papunta po rito. So yan naman na guys. Ito po yung ano dito. Marami na rin po nakaantabay ng mga fire truck dito. So ngayon, bali, kasi natin po ngayon yung biyahe ng PNR. Malapit po ito sa may, ano? Malapit din po ito sa may police station ng Piyata Pandakan. So, napakalakas po talaga ng apoy. Kasi pabrika po ito ng plastic, yung mga paggawa ng mga bikes ni San Miguel.
papunta rin sa may bahayaw. Kaya silipin po natin yung mga sa kabila ng Riles. Silipin po natin. Kaya rin yung napasok yung parkland. Pumuna dito sa may Moscow District. Governor Yatay Street. Kasalukuyan tumawid na po rito. Tumawid na po sa kalsada ng Tomas Claudio. Yan po mahirap pagkaya nagtuloy-tuloy po yung hangin. Tatawid po yan sa may bahayan. Kaya sana magbago po yung ihip ng hangin. Dapat po magbago yung ihip ng hangin dito. So pilit na kinokontrol ng mga kapulisan yung mga mapasok dito. Pilit na kinokontrol ng mga kapulisan. Kasi sobrang na pong init dito. Sobrang mainit. So dito lang po tayo kasi masyado na rin po mainit doon. Isa pa to sa binabantay ng fire truck ng firemen. Isa pa sa binabantay ng so advice po natin yung mga tao rito kasi papunta rito yung hangin eh. Ito po mahirap pagka tumawid po yung apoy rito kasi malakas po yung hangin eh. Ito na po sa may ano to sa may kabilang street. So, nandito tayo sa may Floresca Street, Pandaran. So, eto may fire hole dito. Malaking bagay po ito. Kaya lang, sobrang pong lakas ng hangin eh. So, nakaantabay na po yung mga fire truck dito. So, isa to sa, Chairman, yeah, isa to sa, ano, binabang tayo ng bombero ngayon. Si Chairman po ngayon. Pati nasa Floresca Street tayo. Inaantabayan na lang po ng mga firemen yung lugar na to. Standby kasi sa Tomas Claudio mga tao. Meron may mga fire truck na rin doon eh sa may Tomas Claudio. Masok sa loob. Residential. Kumusta na maayos lang. Bumaksa kayo. Yeah, malaking bagay yung fire hole eh. So, yan ang tipigil kasi yung kabila ko ng fire hole na to. Warehouse po yan. Ito yung lugar na to. Bahayan po ito eh. So, kaya may mga naka-standby na bombero dito. Fire truck. Ito po yung inasabayanan para hindi na po namakit. Kaya yung mga tao dito, talaga naka-ready na rin. So, dito po may mga nagbabantay ng firemen. Sa taas po yan ng warehouse. Para po siya hindi na po lumabas yung aboy from there, no? So may mga nakantabay na kabilang bakod. Sana naman humina na yung hangin. Kasi yan po yung ano eh, yan po yung isang napakadelikadong dahilan para madami itong mga kabahayan dito. Yung
train station, totally damaged na po. Ganun din yung flyover. Ganun din po yung ano, flyover na ginagawa ko. So ito, binabantayan na po ng mga firemen sa kabahay na ito. Sana huminaan mo yung hangin. Kasi marami po magiging biktima pag tumawid po yung apoy dito. So ito po yung warehouse na binabantayan ng mga firemen. Kasi once na tumawid po yung apoy dyan, kabila po nito, bahayan yan eh. So sana naman na mapulan tong apoy na to.